this is how it's going to be. Tank has a higher probability of winning the fight, 100%. Kung ang The Filipino Flash Donaire Jr. ang tatanungin sa nalalapit na kapanapanabik na bakbakan nila ni Ryan Garcia at ni Gervonta Davis, ayon kay Donaire, kinakailangan lang ni Garcia na magiging matatag mentally sa paparating na digmaan. Nasigurado si Donaire na gagawin ni Davis ang kanyang estilo na atakiin at ididiin talaga niya itong si Garcia. Ito ang ginagawa ni Davis sa lahat ng kanyang mga nakalaban hanggang ma-pressure na ang kalaban at tila ba nagiging mentally broke at nasisira na ang mga diskarte. Kaya ang payo ni Donaire kay Garcia, kinakailangan lang ni Garcia na magbitaw ng mga maraming mga jabs para hindi tuluyang makapasok si Davis sa depensa ni Garcia at hindi mabitawan ni Tank ang kanyang mga mabibigat at malalakas na bitbit niyang mga bomba. Kaya kung sakaling mapapanatili ni Garcia ang tamang distansya hanggang sa pagtunog ng bell sa panghuling round ay may chance talaga na manalo itong si Garcia. Pero kung sa katanungan kung sino nga ba sa dalawa ang mananalo sa kanilang paparating na salpukan, para kay Donaire, 100% na ang mananalo ay itong si Tank Davis. Dahil taglay ni Davis ang kakayahan na sisira sa mga harang ng kastilyong pinagtataguan ng hari na si King Ryan. Samantala, ilangat pa nga bang gawin ito ni Manny Pacquiao? Gustong namunin ng The Pacman ang dalawang mga sikat na mga bigating mga Briton na mga buksingero ay isa ay nagretiro na, pero mas bata pa sa kanya kung edad ang ating pagbabasihan at binabato din ng mga isyo ngayon dahil sa sininghot nito na kulay puti na inhinala ng lahat na ito ay isang ipinagbabawal na droga. Abang ang isa naman mga kakwento ay nababalot din ng kontrobersiya dahil sa illegal na droga din sumabit, kaya ang malaking laban nito ay hindi natuloy sa larangan ng boxing. Marami ang nag-aakala na tapos na ang kabanata sa buhay ng retired and the only boxing 8 division world champion na si Manny Pacman Pacquiao. Marami din ang nag-aakala na dahil sa ngayon ay lumalaban na siya ng mga exhibition fights ay hanggang dyan lang yan at hindi na muling lalaban pa at hindi na niya buksan ang pinto para magbabalik sa professional na bakbakan sa larangan ng boxing. Pero sa ngayon, ang The Living Legend ay isiniwalat ng Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons na si Pacman ay nakatakdang magbabalik mula sa kanyang pagretiro. At ang kanyang napipisi na kakalabanin ay ang nababalot ngayon ng kontrobersiya na si Conor Benn at ang retired British boxer na si Kell Brook, at ang target na lugar na kanilang lalabanan ay doon sa Abu Dhabi. At ayon kay Gibbons, hindi lang ang dalawang mga British boxers ang target ni Pacman ngayon dahil marami pang mga bigating mga buksingero na gusto niyang makalaban. Well, alam naman natin mga kwento na gusto rin labanan ni Pacman ang mga kampiyon na sina Errol Spence Jr. at Terence Crawford na kasalukuyan ay nasa kanilang mga prime. Pero ayon kay Gibbons, kinakailangan muna na linisin ni Ben ang kanyang pangalan sa pagkasabit niya sa isyung gumagamit daw siya ng ipinagbabawal na droga. Kung si Gibbons ang tatanungin, si Pacman ay marami pang ibubuga at gusto pa ni Pacman na lumaban pa ng ilang mga laban. Kaya ang gusto ni Gibbons na sana ay malinis na ni Ben ang kanyang isyo para makasagupan na niya itong si Pacman. At kung hindi naman ay si Kell Brook ang kanyang kakalabanin, at kung hindi pa rin, ay aba kahit na sino na gusto ng mga fans na makalaban ni Pacman. At ayon pa kay Gibbons, gusto pa rin kasi ng mga tao na makita itong si Pacman na lumalaban dahil siya ay isang legendary boxer tulad ni Floyd Mayweather Jr. Samantala, Vasily Lomachenko, believes sa husay ni Gervonta Davis,
Kumpara yan kay Ryan Garcia at naniniwala siya na ang kamay na itataas pagkatapos ng laban ay walang iba kundi ang kamay ni Davis sa darating na mega fight sa pamamagitan nila ni Davis at Garcia ngayong April 15 sa Las Vegas, 12 rounds, 136 pounds showdown. At ayon kay Loma, napak-interesting na laban ng Garcia kontra Davis. Nakasalalay talaga ang lahat kung paano nga ba maganda ang dalawang mga boksingero at kung sakaling ang dalawa ay parehong nasa 100% sa laban, ay talagang napakagandang laban ang may bibigay nila sa mga manunod. Pero ganun pa man, naniniwala si Loma na itong si Davis ang mananalo dahil siya ay isang technical fighter, malakas sumuntok, nandyan din ang bilis at alam niya kung paano siya didiskarte sa laban. At higit sila, sanay si Davis na lumaban sa makalabang malalaki at matatangkad sa kanya. At katunayan nga para kay Loma, magtatapos ang laban nila na patulugin ni Davis itong si Garcia. Mga kakwento, kay Donaire at kay Lomachenko, sangayon ka ba sa kanilang mga naging komento? At kay Manny Pacquiao naman ay sangayon ka rin ba sa kanyang mga pinaplano? O salungot ka dahil ito ay napakadelikado at baka ang buhay pa niya ay mailagay sa peligro? Alam kong pwedeng sasabihin nyo na wala na tayong magagawa dyan dahil syempre buhay yan ni Pacman. Well, tama rin po kayo dyan dahil buhay niya yan talaga at walang pakialaman sa buhay ng kapwa natin ng kababayan. Pero hindi naman siguro masama ng boxing fans ay magbibigay din ng kanilang opinion sa iniidolo nila na boksingero ngayon, lalong-lalo na sa katanungan na talaga bang kinakailangan pa ni Pacman na bumalik sa mga professional na mga laban. Huli kayo tama na Pacman at doon ka na lang sa exhibition fights na makikipagpukpukan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Please subscribe to Kwentong Iba na Kwento. Alright. Like, share, and subscribe. At syempre, bago tayo magtatapos mga kakwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Lolita Nalasa, kay kakwentong Vince Villar, kay kakwentong Ilaganja Fox 5, kay kakwentong Jesse Garcia, kay kakwentong Junel Blogs, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang pong ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento. Sa inyo!